po ng ating Diyos, Ama, ang bawat isa sa atin sa gabing ito ay magkaroon ng tunay na relasyon sa Kanya. Ang John 3:16 ay tinatawag nating good news or gospel. Say it with me, gospel. Gospel. G O S P E L. Gospel. Gospel. Good news. Good news. At yan ang good news. The Lord Jesus Christ died for you and me. And if we believe in Him, we will not perish, but have eternal life. G, for God. O, that He gave His only. S, Son. P, that whosoever believe in Him will not perish. E, receive eternal. And L, life. Gospel. Mga minamahal, kapag tinanggap niyo po ang Panginoong Jesus sa inyong puso, tayo po'y patatawarin sa ating mga kasalanan at bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po sa John 1:12, sa lahat na tumanggap sa Kanya, sa Kanila ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kung ito po'y ating gagawin, nais ko pong maalala po ninyo ang ABCD of salvation. Para atin pong maalala at atin pong gagawin, una, A, accept that you are a sinner. Sino po dito ang walang kasalanan? Taas ang kamay. At sino po dito ang naniniwala na tayo ay makasalanan? Taas ang kamay. At sino po dito ang hindi naiintindihan ang aking sinabi? Kailangan po, kilalanin natin at aminin natin na tayo po ay makasalanan. Dahil pag hindi, ginagawa daw nating sinungaling ang Diyos at ang katotohanan ay wala sa atin. Kaya tanggapin po natin, Panginoon, ako'y makasalanan at ako'y napalayo sa iyo. Kaya kailangan ko po ang iyong habag at pag-ibig. Nais ko po ang Panginoong Jesus. Believe in the Lord Jesus Christ. Kinakailangang sumampalataya ka. Ang sabi po, whosoever believe in Him, ang Diyos ay hindi nagmamakaawa. He is a gentle God. Ang Diyos ay hindi namimilit. Ang sabi po doon, whosoever, kung ikaw ay manampalataya, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. You have a choice. It's your choice. Kung ayaw mo, hindi ka pipilitin ng Diyos. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. C. Confess Christ as your Lord and Savior. Romans chapter 10 verses 9 and 10. That if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ulitin ko po. Sabayan niyo po ako. If you confess with your mouth and believe in your heart, then you will be saved. Mouth? Heart? Heart. Ang lapit lang. Ang kaligtasan po ay isang dangkal lamang. If you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. You will be saved. Hindi na kinakailangan na ikaw ay magpalit-palit ng maraming relihiyon at hindi dahil sa sarili nating kabaitan at kabutihan tayo maliligtas dahil tayo po ay naligtas sa biyaya lamang. At iyan ay sa pamamagitan ng Panginoong Yesus na kung siya ay ating kilalanin at ating tatanggapin sa ating puso bilang Panginoon at Diyos at tagapagligtas, tayo po ay maliligtas. Amen. A. Accept that you're a sinner. B. Believe in the Lord Jesus Christ. C. Confess Him as your Lord and Savior. And D. Devote yourself to God. Offer your body as a living sacrifice.
that we need to have a total transformation by the renewing of our mind, with the renewing of our gifts, talent, and ability, and with the renewed character, which is to love one another. Napakaganda po ng mensahe kanina at sinabi po ni Pastor Daniel na kahit ano pa man ang ating gawin, anumang talento meron tayo, anumang mga miraculous signs and wonders and everything, kung hindi naman po natin yan ginagawa at pinapractice at pinamumuhay sa labas ng pag-ibig, baliwala. Kaya mahalaga po, mga kapatid. Maari po, iba sa atin dito ay first time yung sumama sa ganitong Christian gathering. Kayo'y naanyayahan lamang at naimbitahan. We will give you a chance to surrender your life to the Lord and receive Jesus as your Lord and Savior. At nais ko po kayo na pangunahan sa isang simpleng panalangin. I'd like to invite everyone to please stand on your feet and let's come before the Lord in a word of prayer. Wala pa tayong gagawin kundi ipanalangin natin ang ating mga sarili bilang pagsuko ng ating buhay sa ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Atin pong iyo po ang ating mga ulo, atin pong ipikit ang ating mga mata, at nais ko pong pangunahan kayo sa isang mixing panalangin. At kung hindi mo pa tinatanggap, kapatid, ang Panginoon, at nakikita mo, dahil sa kasalanan natin, tayo nawalay sa Kanya, itong ating pagkakataong magsuko, lumapit at ihandog ang ating buhay at tanggapin ang Panginoong Jesus bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Inanyayahan ko pong lahat na sumunod na rin sa panalangin ito at sabay-sabay po nating ihandog ang panalangin. Panalangin na sa puso nagmumula, dahil ang sa puso nagmumula ang siyang dinidinig, tinutugon ng ating Panginoon. Sabihin po natin sabay-sabay ng malakas, Panginoong Jesus, ako po'y dumudulog sa inyo, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan, mula nang ako'y ipinanganak hanggang sa kasalukuyan. Inaamin ko, Diyos Ama, hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Kailangan ko po ang tagapagligtas. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Binubuksan ko po ang aking puso. Pumasok ka at maghari. Mula ngayon, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Baguhin mo ako, linisin mo ako, pakabanalin mo ako, at gamitin mo po ako sa iyong kapurihan. Inaangkin ko po ang iyong pag-ibig at ang iyong pagpapatawad at ang kapuspusan ng iyong Santong Espiritu. Maraming pong salamat, Ama, sa iyong pag-ibig. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Kalapangan po natin ang Panginoon. Kagit naman po, tingin po kayo sa akin, kung kayo po inantok, pakindilan po ng konti. Ang sabi po ng 2 Corinthians 5:17, if anyone be in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Tingnan niyo ang inyong katabi, walang nabago, pati piloka niya. Pati yung pumuti niyang mukha, wala pong nabago, walang natanggal, walang naalis, maging sa mga putli, o ano pa man, walang nadagdag na buhok, walang nabawas. Pero sabi ng Bible, if anyone be in Christ, he is a new creation. The old is gone,
the new has come. Ano pong nabago? In the heavenlies, your name was listed in the book of life. Amen. Your name was forgiven. Lahat po in the past, in presence, pati po yung mga padating na kasalanan hanggat kayo'y nanatili, yan po ay bayad, binago ng Panginoon. Higit sa lahat, kayo po ay naging tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Kaya huwag kang magpakahirap sa trabaho at sa iyong gawain. I-enjoy mo at maging satisfied ka sa tinatanggap mo dahil meron ka ng flat doon sa langit. Amen. What you need to do is to work out for your salvation with fear and trembling. Be committed to your church, to your God, to your church, to your pastor. What you need to do is to read and meditate the Word of God. Exercise your gift, talent, magpa-disciple kayo, at binigyan kayo ng responsibility, tanggapin nyo, pasalamatan nyo, dahil pinagkatiwalaan kayo ng Diyos. Ang gawain ito ay walang nagmamay-ari. Ito ay sa ating Ama. Amen. At lahat tayo ay manggagawa niya. Amen. Kayo naging kapatid ni Kristo. Kahit hindi kayo kamukha niya. At higit sa lahat, mga kapatid, ang inyo pong destiny ay hindi na impyerno, kundi langit. Dahil ang tagapagligtas para tayo ahunin sa impyerno ay nasa puso ng inyo. Amen. Praise the Lord. Kung kayo'y sumunod sa sinsirong panalangin, at kung kayo dati nagsisimba, ngunit di pa kayo dumaan sa commitment na kung saan magsuko ng buhay, at ngayong gabi ginawa niyo, ang Diyos ay suma sa inyo, at ang Kanyang Espiritu ang maging kalakasan niyo. Amen. Patuloy kayong magkaroon ng pagkauhaw sa Kanyang salita. Amen. At ang inyong gawin, i-enjoy niyo inyong trabaho. Pero i-prioridad niyo ang Diyos at ang Kanyang gawain. Huwag kayong matakot. Maraming kumpanya, maraming sadyang name, at ang Pilipino number one sa pagpaparelease. Unahin niyo ang Diyos! Amen. Dahil ang sabi niya, kapag inunan niyo siya, lahat ng bagay idadagdag niya. Amen. Sa gabi nito, hindi ka na buntot, kundi ikaw ay ulo. At hindi ka na huli sa Diyos dahil ikaw ang laging mauuna sa Kanya. From this moment, you will be the apple of God's eye. Isa kang precious. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay untouchable. Wait, wait. Huwag masyadong excited. Ikaw ay untouchable because you are a child of God. Si Job ng Old Testament, bago galawin ng Diyos, nagpaalam muna si Satanas at ipinahintulot ng Panginoon. Pero si Job ay may takot sa Diyos na kahit siya'y tumaan sa pagsubok, ang kanyang sinabi lamang, sumpain ang gabi na kung saan merong inang nagsilang. At ito yun. Pero kailanman, sabi ng Biblia, hindi niya sinumpa ang Diyos sa kanyang pinagdaanan, kundi siya inanatili. At sa kanyang katapatan, ipinalik ng Diyos ang mga nawala sa kanya, ang kanyang mga pamilya at anak na namatay, muli siyang nagkaanak, at tinawag ang kanyang mga anak na pinakamaganda at pinakagwapo sa kanyang lugar dahil sa kanyang katapatan. Ito ang gabi na tayo'y makipagkonekta sa Diyos. At kung ikaw kapag yan ay dumadaan sa matinding pagsubok, dahil ang iba sa inyo rito, ang inyong pamilya, hindi nyo alam kung kayo'y kilala pa, kung kayo'y makakabalik pa, kung kayo ay minamahal pa. Pero itong sasabihin ko, sa Diyos ay walang imposible. Amen. Sa lahat na nananalig sa Kanya, sa Kanya po ay posible. Amen. Manalo
manigdala at manampalataya sa kanyang salita at lahat ng iyong napakinggan, narinig at tumanggap sa kanya, ipamuhay mo at makikita mo ang Diyos na pinaglingkuran mo at tinanggap mo sa gabi ito ay buhay at totoo. Amen! Our God is in our heart. Hindi po siya malayo. Lagi siyang naghihintay. Kanina po, binigyan tayo ng hotline ng ating Philippine Embassy. Bibigyan ko rin kayo ng hotline ng ating Panginoon. At hindi po ito busy, hindi ka maglo-load, hindi ka mag-charge, at hindi ka nagagamit ng smartphone, ang internet, Viber, Kakao, Skype, o kung ano paman. Ang tanyang ilista,